Nakikita ko na po sa ng mga puna sa Pilia, nakikita natin kung kano po bumabago ang mga buhay ng mga tao kapag sinusunod po nila ang bahay ng Pilia. Dahil po dyan, maging magsido po tayo ang mga pagkakalit na kaharihan ay dapat po marinig ng lahat. Yo! Magandang tingnan natin yung positibong mga pangyayari ayon sa sinabi ng Silvia. Hindi lang puro pagtitiis. Meron pa kayo po sabihin dyan, may nagtataas pa ba? Kung wala na, dadako na tayo sa para po 16. May pananampalataya rin tayo kay Jehovah, ang pinagmumula ng mensaheng pinangaral natin at kay Jesus, ang isa na iniluklok niya bilang hari ng kaharian. Ano man ang mangyari sa atin, si Jehovah ang ating kanlungan at lakas. Bukod dyan, nagtitiwala tayong sa Jesus ang nangasiwa sa gawa'y pangaral gamit ang kapangyarihan at awtoridad na ibinigay sa kanya ni Jehovah. Makasuyo, subaybayan natin ang pagbabasa ng Biblia sa aklat na Isaías, talatang 1 hanggang 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handa siyang tumulong kapag may mga problema. Kaya hindi tayo matatakot kahit may pagbabagong mangyari sa lupa, kahit na gumuho ang mga bundok at lumubog sa puso ng dagat. Kahit na ang tubig nito ay umugong at pumalimbukay, kahit na umuga ang mga bundok dahil sa pagdaluyong nito. Kanat, para po 16. Kaayo ng awit, Kabanata 46, talatang 1 hanggang 3. Paano napapatibay ng pananampalataya kay Jehovah ang ating determinasyong mangaral? Paano rin nakakatulong sa atin ang pananampalataya kay Jesus? Hatiin po natin yung tanong. Ano? Kaayo ng awit, 46, 1 hanggang 3. Paano napapatibay ng pananampalataya kay Jehovah ang ating determinasyong mangaral? Doon muna tayo. Para Brother Pirocho, si Brother Michael, tumataas. Brother Romeo. Okay, no, kaya makikita natin doon na napapatibay yung ating pananampalataya kay Jehovah na determinasyon ng mangaral. Bakit? Kasi binanggit doon sa Awit 46 verse 1, si Jehovah yung ating kanlungan at lakas. Handa siyang tumulong kapag meron tayo mga problema. Kaya hindi tayo dapat na matakot. Kaya sa ganitong pandemic, kung napaparap tayo, hindi tayo dapat na matakot. Bakit? Kasi nandiyan si Jehovah. Handang tumulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tama po. Karuntong na tanong, paano rin natin o paano rin nakakatulong sa atin ang pananampalataya kay Jesus? Sir Gaspan? Malaki ang tulong natin na makatulong sa atin yung ating pananampalataya kay Jesus, kasi binanggit dun sa 1:14:1, siya kasi yung inatasan ni Jehovah at inuluklok na hari ng kaharian, at siya yung nangangasiwa sa gawaing pangangaral, at ginamit niya yung kanyang kapangyarihan at otoridad na ibinigay sa kanya ni Jehovah. Kaya anuman yung mga pagbabago ng ating kalagayan, mahalaga na magtiwala tayo doon sa mga pangako ni Jehovah at ganoon din sa pangangasiwa ni Jesus, na patuloy tayo mangaral kahit sa mga mahirap na kalagayan, na sa ganun, magbigay tayo ng suporta doon upang maitaguyod yung mensahe ng kaharian ng Diyos. Dalawang pinaka na persona ang umaalalay sa atin sa ating gawain. Kaya walang dahilan para tayo ay umurong sa pananampalataya. Okay, dito tayo sa para po 17. Dahil sa pananampalataya, lalo tayong nagtitiwalang pagpapalain ni Jehovah ang ating pagsisikap, at kung minsan sa parang hindi natin inaasahan. Halimbawa, araw-araw, libo-libong tao ang nakakakita ng mga literaturang nakadisplay sa ating mga card. Mabisa ba ang parang ito ng pangaral? Oo. Sa Nobyembre 2014 na isyu ng ating ministeryo sa kaharian, binanggit ang isang estudyante sa universidad na gustong gumawa ng essay tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Wala siyang makitang kingdom hall,
pero nakakita siya ng literaturang nakadisplay sa campus nila at nakita niya roon ang impormasyon na kailangan niya para sa essay. Nang maglaon, nabautismuhan siya at naging regular pioneer. Ipinapakita lang ng ganitong karanasan na dapat tayong patuloy na mangaral dahil may mga tao pang kailangang makarinig ng mensahe ng kaharian. Para po 17, magbigay ng halimbawa kung bakit dapat tayong patuloy na mangaral. Sir Romeo? Yung binanggit dito na karanasan, ipinapakita lamang nito na talagang maraming mga tao pa ang nagahanap ng katotohanan. Katulad nung isang estudyante sa isang universidad, gagawa siya ng essay tungkol sa mga saksi ni Jehova. Pagkamat wala siya nakitang Kingdom Hall, pero meron siyang nakitang naka-display ng mga literature sa campus nila. Kaya kumuha siya ng impormasyon, binaksan niya ito, pero kalauna nabautismuhan siya ng regular pioneer. Magandang karanasan, ano, mga kapatid. Pagdada rin niya. At doon sa binanggit sa Ecclesiastes Kabanata 11, talatang sa isabi nga doon, huwag magpahinga. No? Kasi bakit? Kasi hindi natin alam kung alin ang tutubo doon. Kung isa o kaya naman pareho. Ibig sabihin, kung tayo ay patuloy na nangaral sa ganun mga pagkakataon, hindi natin alam na maaaring mapakilos. Katulad ng lumabas, mga kapatid, naalala natin doon sa isang broadcasting. Meron na truck driver, no, na 24/7 siya nagtatrabaho, pero nabigyan siya ng magazine o aklat, binasa niya yon, nang binasa niya, ginawa niya, nag-aral siya ng Bible hanggang sa isinare niya doon sa kanyang pamilya. Kaya ang magandang resulta, naging saksi yung kanyang pamilya dahil sa pamagitan rin ng public witnessing reducing card. Napakagandang ng mga karanasan. At may dagdag po yata si Sir Claire. Si Sir Claire Molin. Alam, maganda rin po yung karanasan po natin ngayon kahit po may pandemic ngayon. Nakakatuwa po kasi hindi po naging hadlang yung COVID-19 sa ating pangangaral. At patuloy pa rin tayo sa ginagamit natin yung iba't ibang paraan ng ating pangangaral. Gamit ng telephone witnessing, at saka yung ginagawa natin na pag-letter writing, kahit po na hindi natin nakikita yung yung bunga nito, tuloy pa rin po tayo na naghahasik, pero lahat po yung nakikita niyo, kaya isa po yun sa magandang halimbawa na nakakapagpatibay po sa atin. Ayun, mahusay lang po ito, ano? Meron pa? May naalala pa kayong gustong banggitin? Magpapatibay yung mga karanasan.